Guys, hello, good afternoon sa inyo lahat. So, again, mag-vlog na naman tayo ng mga importante bagay. Shout out to all of you. So, shout out kay Mayjon. Alam mo kuya, hindi ko alam talaga kung anong pronounce, kung paano i-pronounce yung pangalan mo na M-A-J-O-N-E. Majone? Mayjon? Majong? So, ayan, shout out sa'yo. Ayan, let's start na tayong mag-vlog. So, ano nga ba yung gagawin nyo kapag ang passport nyo ay nasunog? So, ayan. Itong mga requirements na sasabihin ko sa inyo, nainitan ako. Init dito. Mainit. Panisangan pero mukhang uulan. So, itong mga requirements na sasabihin ko sa inyo ay galing mismo sa DFA staff na nakausap ko. Ano nga ba yung mga requirements na dapat nyo kumpletuhin bago kayo magpa-appointment kapag ang passport nyo ay nasunog? Okay? So, first, syempre, kailangan nyo mag-provide ng birth certificate, PSA birth certificate kapag single. Tapos, kapag kayo po ay married, syempre, kailangan nyo din po mag-provide ng PSA marriage certificate. Okay? And then, 2 valid ID. Doon sa website, marami nang sabi na 1 valid ID. Yes, 1 valid ID. Dapat meron ka kahit isa sa mga priority list ng 1 valid ID. Kagaya ng driver's license, non-professional, professional, and student driver's license, accepted yan. Voter's ID. Kung wala po kayong voter's ID, you can go to COMELEC mag-request po kayo ng voter's registration record from COMELEC kung saan kayo bumoto, okay? So, gagamitin nyo yan, sabihin nyo, sa pagkuha po ng passport. Then, ang mga kasama sa priority list na ID is GSIS ID, UBID ID, SSID, PNP license, firearms, tapos Dolly e-card, ano pa ba? Senior Citizens ID, ayan, PRC ID, yan. Yan ang mga yan, ang mga list ng kasama sa mga priority. Pero dito sa vlog ko, lagi ko sinasabi na magdala kayo ng pasobrang valid ID. Kasi kapag on the spot na nandun na po kayo sa DFA, pag kayo po ay sinasalang o interview nyo na, kapag turn nyo na, yan, pasensya na po sa ingay kasi ito lang ang aking venue. Nandito ako sa labas, sa harap ng gate. Sa labas ng bahay, sa harap ng gate. Pero sa loob ng bakod. Ayan, let's back to our topic. Ayan. Ngayon nga po, kapag kayo ay schedule nyo na ng pagkuha ng passport, kapag kayo ay na-interview na, lagi po sinasabi ng DFA staff na meron pa ba kayong isang o extra valid ID. Para sa akin, dito sa vlog ko, lagi ko sinasabi, magdala kayo ng pasobra, 2, 3 valid ID, diba? Para hindi sayang yung pagod nyo, yung sayang yung pamasahe nyo, yung pila nyo, yung maaga yung pagising, yung slot na nakuha nyo, sayang, di ba? So, ganyan kasi, nagkakaroon ng pagkakamali, hindi natutuloy ma-issue ng passport kasi kapag kulang ng valid ID, okay? So, ang sinasabi ko naman na pwede yung secondary support documents o valid ID, mas maganda kung kumuha kayo ng NBI, okay? Tapos, qualified din po ang student ID. Reminder, ang student ID is kapag present na estudyante. Tapos, pwede rin po yung company ID, okay? Mga ID nyo sa trabaho. Reminder po, huwag po kayo magpe-present ng mga invalid ID, okay? Tapos, huwag po kayo magpe-present ng mga TIN ID, PILC ID, Pag-IBIG ID, Postal ID. Dito po kasi sa amin sa DFA NCR, kahit yung postal digitized na siya, postal ID, still not accepted po yan, okay? Tapos, ano pa ba? Ayun, kapag ang passport nyo ay nasunog, syempre, magpapagawa po kayo ng affidavit of loss, okay? Pupunta po kayo sa nagno-notaryo, sasabihin nyo yan, na magpapagawa kayo ng affidavit of loss, syempre, i-interview kayo para saan. Syempre, sabihin nyo na yung nangyari, nasunog yung passport nyo, kailan, ganyan, etc. At syempre, magdala po kayo ng valid ID, no? Ayan, tapos itatype yan. At syempre, maghanda din po kayo ng pambayad, okay? Eto pa, karagdagang kaalaman po, ha? Kapag yung nasunog yung passport is valid pa siya. Halimbawa, nagkumuha kayo ng passport last year, tapos nasunog ngayong taon. So, valid pa siya, okay? So, kailangan nyo mag-provide ng police clearance.
sa pagkuha ng police report, sorry, kailangan nyo pong kumuha o magpagawa ng police report. So, pupunta po kayo sa police station kung saan kayo malapit, doon kayo magpapagawa. Okay? Tapos sasabihin nyo yung dahilan nyo, eh, gagamitin nyo po yan requirement sa pagkuha ng passport. Ngayon, kapag nakumpleto nyo na po lahat ng requirements nyo, i-check yan doon. Okay? Saka kayo nga pala, kumpletuhin nyo po pala yung mga requirements nyo bago kayo kumuha ng appointment. Okay? Yan, stop muna natin may maingay. Kasi po, ito ang nagiging problema. Yung iba, kumukuha muna ng schedule of sa passport. Tapos, kapag dumating na yung schedule ng date ng passport nila for personal appearance, ayun, nagkakaroon ng problema. Kulang pa sila sa mga requirements. Ang tendency, nasayang yung nakuha yung slot, no, yung schedule nyo. Kaya nga, dito sa vlog ko, sinasabi ko, magkompleto muna kayo ng requirements bago kayo kumuha ng schedule of appointment for passport, no. Kasi di ba ngayon ang pagkuha ng PSA, ilang araw yan bago ma-release. Maliban na lang kung sa main mismo kayo pupunta maaga and then tanghali o hapon makukuha niyo rin yan. Tapos yung mga NBI naman, kapag hit yung pangalan kagaya ko, 1 week o 2 weeks ako bumabalik. Pero swerte na mga walang hit ang pangalan, on the spot makukuha din nila. So ganun yung mga sinasabi kong mga aberya. So kagaya din ng pagkuha ng voter's ID, hanggang ngayon wala pa rin ako voter's ID, 2015 pa ako bumoto, pero ngayon wala pa rin yatang kakainis, sayang din yan, no? Requirements yan for valid ID. So kagaya ng UMID ID, ilang buwan yan bago ma-release, SSID, ganyan-ganyan, etc. Ayan, sa senior citizen ID naman yan, of course, requirements yan para sa ating mga senior citizen. Karagdagang kaalaman, kapag kukuha po ang ating mga senior citizen, make sure meron siyang isang companion, one companion o one makakasama, lalo na kapag magta-travel siya, no, requirements po yun, okay? So, yan ang aking vlog for this afternoon. Sana naibigan yung aking vlog na karagdagang kaalaman. Ako lang nag-search para sa inyo, ha. Again, kapag nasunog ang iyong passport, kailangan niyong magpagawa ng affidavit of loss, okay? Reminder ulit, kapag ang passport niyo na nasunog is valid pa siya, then kailangan niyo po mag-produce ng police report. Ngayon, kung yung nasunog yung passport, nakalilito ba kayo? Kung yung nasunog yung passport is pagkakatanda niyo is expired na talaga siya, isa lang ang pwede niyong i-provide, affidavit of loss, okay? So, ayan, you can contact me directly kung naguguluhan kayo. Pwede nyo ako makachat. My messenger name is Cecil Barcelon Lopez. Ayan, sana naibigan nyo aking vlog for this afternoon. Thanks for watching and please don't forget to subscribe to my channel and support me. And kapag kayo po ay may YouTube channel din, let me know your name. Siyempre, susuportahan ko din po kayo. Guys, pasensya na kung minsan sa mga comment na hindi ko agad nasasagot, pasensya na, kasi alam nyo naman, busy din naman ako dito sa bahay, tsaka sa anak ko. Tapos, kaya nga po, lagi ko sinasabi ngayon sa aking vlog, you can contact me directly sa aking messenger. My messenger na is Cecil Barcelon Lopez. So, everyday, marami akong natatanggap na message, no? Nire-response ko yan, nire-replyan ko yan, sinasagot ko yan bago ako matulog. Ayan. That's it. End ko na to. Bye-bye!